Magandang araw, John Ronald Doctor po. Aaminin kong hindi ko gaanong kilala si Jose P. Laurel. Babagya kong alam na naging pangulo siya ng Pilipinas noong panahon ng digmaan. Ngunit bukod dito ay wala na akong maisip pa. Nang pumasok na ako sa Lyceum ay noon ko lang nalaman na siya pala ang nagtatag nito. Ngunit sa aking pagbabasa ay marami akong natuklasan. At ito ang 5 impressions ni Jose P. Laurel na tumatak sa akin. Number 1. Jose P. Laurel is a pacifist. Aware ako na may pagka-controversial figure si JPL. May mga nagbabansag sa kanya bilang isang work collaborator or traitor. Pero sa tingin ko ay unfairly judgmental ito. At mas bagay na ipalagay na si Laurel ay isang harmonizer. Noong panahon ng Hapon, si Jose P. Laurel ay nasa pinakaakbang posisyon upang maging tuloy ng pag-uugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, sapagkat may maganda at malapit na relasyon siya sa Japanese officials at sa bansang Japan. Sa katunayan, pinag-aral pa niya ang isa sa kanyang mga anak, si Jose Laurel III as Pepe, sa Imperial Japanese Army Academy sa Tokyo, at ang nakatatandang Laurel mismo ay ginawaran ng honorary doctorate degree ng Tokyo University, kahit may kredibilidad at oportunidad siya na i-harmonize o gawing payapa at pino ang pakikiugnayan sa Japanese occupation process na kanya namang ginawa. Ayaw ni Laurel sa digmaan, kung kaya't nang pinilit siya ng Japanese forces na gumawa ng declaration of war laban sa Estados Unidos, ay di niya agad-agad ginawa at nang wala ng choice ay hindi declaration of war ang ginawa niya kundi state of war lamang. At sa kondisyong walang Pilipinong kawal na ipadala sa digmaan dahil ito ay laban ng Amerika at Japan at hindi ng Pilipinas. Number 2, Jose Laurel is a triple threat. Ibig sabihin, may 3 super skills o kombinasyon ng tatlong kakayahan ang katangiang taglay para siyang 3-in-1 copy na nasa kanya na ang lahat. Parang portable fan na, flashlight at radio pa. O atleta sa triathlon competition. Si Jose P. Laurel lamang ang tanging pangulo ng Pilipinas na nangkulan at nagsilbi sa tatlong branches of government: executive, judiciary at legislative. Siya ay naging senator, congressman, associate justice and maging acting chief justice at presidente ng Pilipinas. Number 3, Jose Laurel, the good Catholic boy. Dapat bigyang credit si JPL para sa efforts niyang hinggil sa Filipinization of the Catholic Church. Walang puknat siyang sumulat sa Santo Papa hanggang mapagtagumpayang makumbinsi ang Vatican na dapat ang simbahang Katoliko sa Pilipinas ay pamunuan ng mga Pilipinong pare. Number 4, Jose Laurel is a resurrection man. Para sa akin, Jose P. Laurel ay isang never say die na tao na sa tuwing madadapa ay babangon agad. Nang opisyal na matapos ang kanyang panunungkulan bilang president, siya ay sinampahan ng 132 counts of treason o pagtataksil sa bayan. Pero hindi siya nilitis minsan dahil siya ay nabigyan ng amnestya ni Pangulong Manuel Rojas noong 1948. Sa sumunod na taon, 1949, tumakbo siya ng pagkapangulo ngunit natalo siya kay Elpidio Quirino. Ngunit nang tumakbo si Jose Laurel bilang senador noong 1951, ay siya ang nag-number 1 na nagtala ng bagong record na pinakamaraming boto. Ang nagpanalong ito ay nagsilbing bindikasyon para kay Laurel na pumawi sa lahat ng agam-agam at pagkutya tungkol sa kanyang popularidad at kredibilidad. Number 5, Jose Laurel is Transformer Optimus Prime. Sa paggawa ng 1943 Constitution, pinamunuan ni Laurel ang PCPI or Preparatory Commission for Philippine Independence upang balangkasin ang Constitution ng Bagong Republika. Layunin ng Transitory Constitution na malampasan ng digmaan at may sulong ito sa isang magandang kinabukasan. Laurel exerted much effort in transforming his vision for the Philippines into action. This vision involved social, political, and economic reforms which would set the Philippines on the right course. He wanted to transform the nation then suffering from war, isang watawat, isang bansa, isang wika. Ito ang aking mga impressions
ang buhay ni Josepe Laurel tulad ng iba pang prominenteng tao sa ating kasaysayan ay maaaring magsilbing aral, inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat po.